morning, USA! Hello, world! At magandang gabi, bayan! Tara na at alamin ang katotohanan dito lamang sa aming programang Pinamagatan! Let's challenge the Bible! Para sa ating balibalita, abay malapit na po ang ating dinner for a cause. At ito po ay para sa ating kapatid na si Brother Edwin Valencia, na kung saan ay gagalapin po ito July 22. At dyan po yan sa may Philippine Bible College from 6 to 9 p.m. Kaya't kami ay nagpapasalamat doon sa ating mga singers. Kasama po dyan ang The Mickey Boys. Aawit din po dyan ang La Trinidad at syempre ang NLEX. At syempre aawit din dyan ang dalawang magagandang boses, yung dalawang dalaginding ni Brother Edwin Valencia. For ticket, mga kabsat, abay just call me. My number is 0932-667-5982. Yung 200 pesos nyo po, mga kabsat, ay may kasama na po yan na dinner. So, wag nyo pong sabihin na napakamahal naman. Hindi po, may kasama na po yung dinner. So, bili po kayo ng ticket, mga kabsat, sa halagang 200 pesos. At ito pong malaking halaga na ito na aming maiipon, mga kabsat, sa inyo pong ticket ay maibibigay po natin ito kay Brother Edwin Valencia. For your donations, mga kabsat, abay puntahan nyo lang po ang BDO sa kanyang number po. Ito po ang kanyang BDO account. BDO 0094802-0861. Ulitin ko po, mga kabsat, BDO-0009-4802-0861. Yan po ang BDO account ni Brother Edwin Valencia na inyo pong kapag kayo po ay magbigay ng donation po para po kay Brother Edwin. So tulong po tayo, mga kapatid, mga ka-angels po namin na laging nakikinig dito po sa YouTube. Ano po, at maraming salamat sa lahat, lalong-lalo na dyan sa may Wan Chai at ang ating mga kapatid dyan. At syempre, yung iba pang mga kapatid, mga kaibigan natin, mga ka-angels natin, at yung mga estudyante ni Sir Edwin Valencia. Kaya dinner for a cause, yan po ang ating balita na kung saan ay malapit na po yung magaganap ngayong July 22. Dyan po yan sa may Philippine Bible College from 6 to 9 p.m. So, bili na po kayo ng ticket, mga kapsat. Tulong na tayo. Tabang na ta. Tulong tila. At tulungan natin si Brother Edwin Valencia. Kaya nga, ang tema po natin dyan ay carry each other's burden. Alright? Ayan, yan po ang ating balita. Ating mga balita, ano po, na malapit na, Brother Aris at Sir Archangel, yung ating dinner for a cause. At ito po ay magaganap dyan sa may Philippine Bible College ngayong July 22. So, dalawang linggo na lamang at malapit na. O isang linggo na lamang ito, philosopher. At magaganap na yung ating dinner for a cause. At ito nga ay hatid natin para kay Brother Edwin Valencia. Oo, at kakaiba itong dinner concert for a cause na ito. Mm-hmm. Sapagkat kakanta ka na, magbabayad ka pa. At hindi lamang yan. Nakatanda na po kayo, mga kabsat? Oo, bawal ang Mickey. Sino-sino bang kakanta dyan, Captain Ish? Kakanta siyempre si Philosopher. Kakanta ang NLEX at kakanta ang The Mickey Boys. Kulang ng isa yung The Mickey Boys eh. Pero may pumalit sa trono mo. Si El Maestro. Ayan. Biglang sumingit. Ayan. Pero ayos yan. At syempre, kasama din natin si La Trinidad. At kasama din natin, aawit din ang A-Hill. Nagbigay din sila ng participation nila. And ang PBC, wala sila kasi si Uncle Sakayanan daw ay nasa Amerika. Pag wala pala yung kanilang original na El Maestro, ay hindi rin pala sila pwedeng umawit. Ayan. And ang ating finale dyan, talagang aawit, ay yung dalawang daughter ni Brother Edwin. Ayan. At nag-confirm sila kanina na, opo, ready na po kami, sabi nila.
Maganda yan ang tanong. Kasama niyo si El Maestro sa grupo para hindi na siya pag-solo. Yeah. At para hindi siya kumanta ng mic na walang kable. So ayan, may kable na yung mic na yun. Ano, malapit na malapit na yan. Ano, baka makadiscover kayo ng isang mama na umaawit ng mic na hindi nakasaksa. At aawit din yan sa ating special ano special song si Gorgeous Angel. Ayan. Alright. Pag-pray natin ang inyong activity na yan. Let's pray about it. Mm-hmm. So, invite siguro natin sila sa Archangel. Bumili ng ticket. Lalo na yung mga nanonood sa atin sa YouTube. Tulungan po natin si Brother Edwin Valencia. Napaka-sipag po na preacher nito. At ito po yung pagkakataon natin na makatulong sa kanya dito sa gawain. Dinner for a Cause, mga kapatid. Kailan ba ito, Katerista? Ayan, ngayon pong July 22 po yan, 6 p.m. to 9 p.m. At dyan po natin gaganapin sa may Philippine Bible College. So, napakadaling hanapin ito, Philosopher. Dahil dyan lamang po sa may Rimando Road. Ayan! Baguio City. Ayan. Anong oras ito, Kapish? From 6 to 9 p.m. So, 3 hours lamang po na awitan ito. Ayan. Ayan, huwag na sila magdala ng supot, ha? Sabi ko nga, bawal ang sili doon. Nila'y matitira. Bawal ang sili doon. Bawal ang Mickey, bawal ang sili. Ayan. Sili pain. Sili pain. At saka, Mickey kain, Mickey inom, at Mickey awit. May bayad ang kaapit doon. Lahat may bayad doon. So, walang free talaga. Eh, tumulong ka nga lang eh. Ano, gusto mo pa, Mickey pa. Ano? So, tulong po tayo mga kapatid. Lalong-lalo na yung mga ating mga kaibigan, mga ka-angels po namin na nakikinig sa YouTube. Ano po, itong Dinner for a Cause. Ito po ay ginawa para po kay Brother Edwin. So, tulong na po tayo. And yan nga po yung sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 2 na carry each other's burden. At yan ang tunay ng pagdadamayan at pagtutulungan ng mga tunay na mga anak ng Diyos, Sir Archangel. Alam mo, Captain Isla, dito mo mapapatunayan na mas importante yung nagbibigay kaysa yung binibigyan. Oo. Kaya nga, di ba? Mahirap ikaw yung bibigyan. Oo. Kailangan tayo yung nagbibigay. Tama. Eh, yan naman ang sinasabi, kasi, ano? Sa Luke, I'm sa I'm sure hindi nyo gusto yung kalagayan ni Brother Edwin Valencia ngayon dahil siya ay nagda-dialysis na. Yes. Siya ay, hindi ko ma-imagine kung ano yung kinalalagyan niya ngayon, ano? Ayoko nga makita yung picture niya. Oo. Kaya isipin nyo mga kapatid, tayo ang healthy, tayo dapat ang magbigay at dapat for the rest of our lives, healthy tayo at for the rest of our lives, tayo ang nagbibigay kesa yung tayo ang laging tumatanggap. Yan naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ano? Sa Acts 20 verse 35, nang sabi doon, it is more blessed to give than to receive. Kaya this is opportunity mga kapatid na tumulong tayo, lalong-lalo na sa ating kapatid na si Brother Edwin Valencia. So, join po tayo sa ating Dinner for a Cause at see you po dyan sa may Philippine Bible College, dyan po sa may Rimando Road. Dito lamang po yan sa Baguio City. See you there, mga kapsat. At okay. Para po sa ating tampok na katanungan, papapasukin naman natin ang walang iba kundi si Brother Bean Morales. Brother Bean, pasok! Dan Slow, para po sa ating katanungan, ano po ang masasabi niyo ukol sa salitang Hades? Totoo po ba ito? At ito po ay sasagutin natin sa Let's Challenge the Bible! Back to you, Kapitan Ish! Ba? Kaya ano pang hinihintay niyo? Abay, ilabas niyo na inyong mga ballpen at papel at inyong mga Biblia sapagkat alam mo ba? Dito po mga kapsat, ano ay tatalakayan natin ang salitang Hades? Saan po ba nagmula ang salitang Hades? Sapagkat ito pong salitang Hades, mga kapsat, ay hindi po ito English na salita. Nanggaling po itong Hades na salita na ito sa Grego. At ang ibig sabihin po nito sa Tagalog, mga kapsat, ay lugar ng mga patay. Ang Hades po ay wala po kasing katulad na lingwahe. Ano po? Ito pong Hades ay walang kasing katulad na salita
Kaya po, doon po sa ating Biblia, yung translation po ay na-retain na lang yung original na Greek word na Hades. Pero nung pong una, doon po sa King James Version, mga kapsat, yung pong Hades ay na-translate nila sa salitang hell. Pero ito po, mga kapsat, ay isang mistranslation sapagkat ang hell sa Greek word ay Gehenna, yung ginamit sa impyerno. Ang Hades po, mga kapsat, ay ginamit para po ipaalam sa atin na merong lugar para sa mga patay. At ito pong Hades na ito, mga kapsat, sa Hebrew ay Sheol ang ginamit naman sa Hebrew. Ito pong lugar na ito, mga kapsat, ay lugar ng mga patay. Hindi po ito impyerno, ito po ay mistranslation nung una. Kaya po, papansinin nyo, sa mga modern na mga translation sa panahon natin ngayon, ang ginamit, mga kapsat, ay Hades. Hindi na po ginamit yung hell na translation. Sapagkat ang hell, mga kapsat, ang Greek ang naginawit, ang Greek na ginamit ay Gehenna. At ito pong Hades, mga kapatid, ano, ang original term na ginamit dito ay Sheol, doon po sa Hebrew, doon sa Old Testament. Pero dito po sa New Testament, dahil Greek, yung salita na ginamit, ano po, ang salita na ginamit ay Hades. At ito po ay walang kasing katulad sa ating lingwahe sa panahon natin ngayon, kaya retain na po yung original na Greek word. Kagaya lamang po yung salitang Amen. Yung Amen ay wala rin pong kasing katulad na salita sa panahon natin ngayon na ang ibig sabihin ng Amen ay siya nawa or mangyari nawa. Ganon din po yung Maranatha, Lord come quickly, Lord come, oh come. Yan yung ibig sabihin nun. So hindi na itrinanslate itong mga salita na ito sapagkat wala nga po namang kasing katulad. Ano po, kaya yung ginawa nila ay retain na lamang po nila yung original na word para nang sa ganon, mga kapsat, ano, ay maritain na lamang ito. Kagaya na lamang po ng baptizo or yung baptism, mga kapsat, na tinatawag natin. Yung Greek word po ng baptism ay baptizo. Pero bakit ginamit yung baptism na to translate yung baptizo? Eh dahil ang ibig sabihin po, mga kapsat, ano, ng baptizo ay immersion. Ano po? So, translate ito at retain na lang yung baptism or yung Greek term na language na ginamit. So, ito po, mga kapsat, ay kasama po sa ating alam mo ba? So, alam niyo na po kung saan ang galing yung salitang Hades. Ito po ay galing sa salitang Greek at wala po itong kasing katulad na term sa panahon natin ngayon. Kaya retain yung original word. Ito po ang ating alam mo ba? At back to you, Captain Ish. Ayan, maraming salamat, Brother Bean, sa ating katanungan na iyan, na ang ating tampok na katanungan, Sir Archangel at Brother Aris. At ang tanong po nila ay, totoo nga ba talaga itong Hades na ito? At gaano katotoo itong Hades na ito? At ano ba itong Hades na ito? Philosopher, diba? Nabanggit mo kanina, ito ay sa ating alam mo ba? So, gaano ba katotoo at itong Hades na ito, Philosopher? Kanyang katanungan, na yung pong tinatanong niya kung totoo ang Hades, sapagkat marami kasi ang nagsasabi, yes, lalong-lalo na yung mga ibang mga denominasyon na sinasabi nila na hindi totoo ang Hades. Oo. Sapagkat pag namatay ka, abay parang matutulog ka lang daw. Mm-hmm. Ayun po yung explanation nila. No? So, Hades does not exist because it is only a parable. Yun po yung kanilang explanation dyan. Oo, at yan nga, philosopher, ginamit. Yung tatapikin natin. Oo, at yun nga yung ginamit doon sa Luke chapter 19. Oo. Ano, na sinasabi doon na yung salitang Hades kasi ay ang nangyari, sabi nila, ito daw ay parable. Oo. No, at hindi daw ito totoo kasi parable lang ito. Diba? Kaya nga parabole sa Greek na pagkagamit ito. But in fact, hindi po ito parable, mga kapatid at mga ka-angels po namin. Sapagkat kung titignan natin yung unang bersikulo, balikan nga natin, Brother Aris, ano po, at babasahin ko po sa inyo, dito po sa Luke chapter 19, verse 19. Tignan nyo pong mabuti yung keyword po natin dito. Ang sabi dito sa verse 19, sa aking version na pagkagamit, dito po kay Lazarus, ano po ay ganito po ang kanyang pagkasabi.
There was a rich man who has cloak and purple and fine linen and who fasted sumptuously every day. So, sa ibang version kasi na pagkagamit, there was a certain man. Sa version mo, philosopher, ay ang pagkagamit, there was a rich man. Siguro ay sa ibang version, kung tatanungin natin, yung laman ng version ng Biblia ni Sir Archangel, nakalagay si... Ano ba nakalagay sa version mo, Sir Archangel? There was a certain rich man. Oo. Ang pagkagamit sa version ni Sir Archangel, there was a certain richest man. Sa madaling salita, ano ba ibig sabihin ng certain? Di ba dyan nanggaling yung salitang certainty? Certainly? Sigurado. Oo. Ibig sabihin pala, Sir Archangel, ito ay sigurado. Ibig sabihin nito sa Archangel, ito pala ay totoo. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi siya katulad ng mga barbero na mayroong tinatawag na kwentong barbero. Di ba? Eh, ang ating Panginoon, hindi po siya mahilig magkwento na walang kabuluhan, mga kapatid. Di ba? Kaya nga po, ginabi niya itong there was a certain man, sa madaling salita, meron talagang totoo na kwento na ito ng ating Panginoon na dalawang klase ng buhay. Itong si Mayaman, pansinin mo, wala siyang pangalan, Sir Archangel. At itong si Lazaro. At itong dalawang mama na ito, Brother Aris, ito ay mga Hudyo. Ano? At ini-emphasize dito ng ating Panginoon yung dalawang kalagayan nila. At itong dalawa na ito, magkaiba sila ng estado ng buhay. Napakasarap ang kanyang buhay, yung mayaman. Samantalang yung isa naman, naknak pa ng sugat at ang best friend niya ay aso. Ano ba masasabi mo dyan, Sir Archangel? Siguro pinakamaganda dyan, philosopher tsaka Captain Islao, is to define what is a parable. Mm. Ano ba ang parable, Captain Islao? Ayan, ano ba ibig sabihin kasi ng parable? Sa Greek word... the Greek word, parable. Ano ba ibig sabihin ng parable? Mm. Sa ibig po sabihin nito, nang galing sa salitang parabole. Nang ibig po sabihin nito, ang message po nito ay kwentong panlupa. It is a earthly story, but the meaning of this is heavenly. Makalangit na kwento, Sir Archangel. Yung kanyang pagkakahulugan. Okay, based dyan sa definition mo, Captain Islao, sa sinasabi mo, an earthly story, di ba? With a heavenly meaning. Ayan. Meron bang sinasabi dyan if this is a parable na hindi totoong nangyari ito? Wala tayong mababasa that this is a parable. Because this is Hindi mo ako nakukuha. Ang aking argument dito, pag sinabi bang parable, hindi totoo kaagad na nangyari? No. I know. From your definition. Diba? Kasi ang definition mo is an earthly story. Kunyari, kwentuhan kita na may kinuwento ko ngayon sa'yo tungkol dito sa nagaganap dito sa mundo na ito. Mm-hmm. Pero meron siyang heavenly meaning. Ibig bang sabihin, hindi totoo nangyari ito? Oh. Sa madaling salita, Brother Archangel, ano? Mm-hmm. Na kahit na sabihin natin na ito ay parable, mga kabsat, sigurado pa rin na ito ay totoong nangyari. Oo, yun yung aking argument dyan, Captain Ray. Mm-hmm. Walang sinasabi sa definition natin na ang parable ay hindi totoong nangyari. Mm-hmm. Kwentong barbero lamang. Oo. Kwentong barbero lang na hindi nangyari. Mm. Di ba? O, pangalawang argument ko dyan, ang definition mo ng parable is an earthly story. Mm. Eh, dito sa parable, kung sabihin mong parable ito, earthly story, eh, nakarating na to ng Hades, wala na sa earth. Mm. Hindi na ito earthly story. Oo. Di ba? No. O, sabihin mo ba, hindi totoo ito? Mm. Eh, kung by definition, ang parable is an earthly story with a heavenly meaning, abay, nung namatay sila dito, wala na sila sa earth. Yes. Hindi na ito earthly story. Oo. Nandoon na sila sa tinatawag na spiritual realm. Mm-hmm. So, by definition pa lang, sa sinasabi na sa parable, meron akong dalawang argument dyan na gustong anuin sa lesson na ito. Mm-hmm. Diba, hindi porkit parable yan, ay hindi totoong nangyari yan. How sure are you na hindi totoong nangyari yan? Oo. Kasi, kwento yan dito sa lupa eh. Diba? Ikaw ba, Captain Islao, pag nagkwento ka dito sa lupa na merong i-coconnect mo sa isang spiritual na lesson sa atin, ibig ba sabihin nun, hindi nangyari na? Mm-hmm. Nakuha mo yung argument ko, Captain Islao? Yes. Yeah.
So, by the definition of parable, hindi ibig sabihin kwentong barbero yung parable. Mm-hmm. Maaring hindi alam nung iba ang nangyari dito, pero ang ating Panginoon, dahil sa kanyang substance, sa kanyang form, sa kanyang nature na pagka-Diyos, alam niyang may nangyaring ganyan. Mm-hmm. At kinonek niya ito sa isang heavenly na meaning na makakapagturo sa atin. Yes. Mm-hmm. O, naintindihan niyo, mga kabsat? O. So, kasi yung iba, pag sinabing parable, philosopher, parang loko lang yan. Di naman totoo yan eh. Oh, sure are we na hindi nga nangyari. Di ba? Samantalang ang ating Panginoon, sinasabi niya dito, there was a certain man. Mm-hmm. Sasabihin ba niya, certain yung man na yan? Kung hindi talaga, kung hindi niya alam na meron talaga. At di niya alam na ganito talaga ang mangyayari. Sa view kasi ng maraming tao, pagka sinabi mo kasing parable, sa kanila kaisipan, it is only a bedtime story na merong gintong aral na matututunan. Abay, parang nanood ka lang, kabsat, ano, ng siniskwela noong araw. Ano, na merong kang gintong aral na matututunan. Hindi po ganun, kabsat. Ano? Ito po ay Biblia. It contains truth, kabsat. Ano po? So kung sinabi ng ating Panginoon itong kinikwento niya na pangyayari na ito, na totoo ngang nangyari, mga kabsat, ano? Abay, masasabi natin, na ang ating Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Yes. Sapagkat hindi naman niya ikikwento ito kung hindi naman pala totoo. Yes. Hindi ba? Mm-hmm. Kasi kung sabi mo, hindi nangyari yan, hindi para mong sinabi na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay sinungaling. Oo. Yan yung argument ko dyan. Mm-hmm. Exactly. Maski yung sinasabi niya, the parable of the lost son, hindi ba pwedeng mangyari yon? Maski ngayon, Captain Islam, hindi ba nangyayari yan ngayon? I'm sure nangyayari yan. Kaya nga tinawag niya itong earthly story. Dahil ito yung talaga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi lang natin pinapansin. Oo. Diba? Sabi nga ni Solomon paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Kaya yung kaisipan na yung parable ay parang ano lang, kathang isip lang. Hindi naman to fiction. Ito ay talagang nangyayari sa araw-araw nating buhay. Ang problema lang, hindi niya binigyan ng pangalan yung mga ibang tao dito. Oo. Pero dito, isipin mo, binigyan niya ng pangalan si Lazarus. Paano niya bibigyan ng pangalan si Lazarus kung hindi totoo yan? Parang Mickey diba? Mouse. Ganon. Uh-huh. Diba? Kung hindi totoo yan, Captain Islao, di sana walang pangalan si Lazarus. Mm-hmm. Eh, binigyan niya ng pangalan eh. Oo. Diba? At mayroong pang-aso. Alam nga namang ang ating Panginoon nagsisinungaling. Mm-hmm. So, ibig ba sabihin yung aso kasama sa Hades? Wala ka sa picture. Wala sa picture. No. So, yan yung argument ko. Hindi porket parable yan, Captain Islao, yes, ay ikukonclude mo na kwentong barbero yan. Oh. Dahil lahat ng parable talagang naganap dito sa lupa. Mm. Kaya lang, yung iba, hindi mo napapansin siguro na nagaganap ito. Oh. Dahil para sa ating Panginoon, ang importante dito sa mga parable na ito, Captain Islao, ay yung meaning nito na makakapagdulot sa atin ng makatwirang kaisipan na nanggagaling sa Diyos. Oo. Mm-hmm. So, o, anong masasabi mo, Captain Islao? Ayan. So, yan po yung mga kapatid. Ano po itong sinasabi natin that this is a true, mga kabsat, na sinasabi ng ilan na hindi totoo. Pero ito po talaga ay totoong kwento po ng ating Panginoon Jesucristo. At ito pa yung idagdag natin dito, Sir Archangel, ano? Na mag-ingat din tayo sa ibang mga version na ginagamit natin. Ayan. Okay? Ito yung pangalawa naman na talakayan natin dito sa Archangel. Pag-ingatan nyo rin po yung ibang mga version na gamit nyo po. Dahil kapag binabasa nyo po yung hadis dito, most especially doon sa King James Version, ang nakalagay doon, Sir Archangel, ay hell. Mm-hmm. Hindi hadis yung pagkagamit. Sa NIV ay renitent yung ano, yung Hades. Oo. Pero doon sa mga ibang ano, ay linagay yung graves. Oo. Yung linagay. Mm-hmm. At dito sa Luke chapter 16, yung nakalagay ay Hades sa NIV. Mm-hmm. Pero pagdating doon sa Acts chapter 1, ang nakalagay doon, ano, yung Greek sa, yung nakalagay doon na Greek ay Hades, pero yung translate nila ay grave. Mm-hmm. Grave na yung linagay. Acts chapter 2 yun. Oo. Sa chapter 2. Mm-hmm. Ayan, so mga kapsat, ang payo natin dito, kung ganito yung ano, nagiging problema nila, ay tignan nila yung iba't ibang klaseng translation. Oo, translation. At saka, kung sila ay nagugulumihanan pa,
pumunta sila directly sa Greek. At makikita niya dyan na ang translation, ang original na pagkagamit doon ay Hades. Oh. Ayan. Mag-enroll po kayo sa amin at meron po kayong may in-offer na subject na Greek 1. Mag-start na po ang klase niya tomorrow. Ayan. Baka gusto niyong humabol pa. Oo. Siguro ngayon, Sir Archangel, ipoprove natin talaga that the Hades, the word Hades, ito ay talagang... Yes, talagang ito ay totoo, mga kapatid. Ano? And what siguro, Sir Archangel, na gamitin natin dito na arguments is, ang gamitin natin dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano? Na even doon sa Hades, ay talagang... explain muna siguro natin pala, Sir Archangel, na itong Hades na ito. Kasi minsan, marami naguguluhan ukol dito sa Hades na ito eh. Philosopher. Ayan, itong Hades na ito, mga kabisat, ano, totoong lugar ito. At yun nga yung sinabi natin sa Alam Mo Ba, na ipapaano natin mamaya, na itong Hades na ito ay lugar ng mga patay. Mm-hmm. Sapagkat, saan pupunta? Isipin nyo po, pag namatay ka, saan ka pupunta? Mm-hmm. Ang kaisipan ng maraming tao, yan, diretso sa langit, oh, at diretso sa impyerno. Mm-hmm. Hindi po yan totoo. Sapagkat, mga kabisat, ang sabi ng Biblia sa Thessalonians, mga kapatid, ano, kinakailangan hintayin pa ang ating Panginoon sa kanyang second coming. Mm-hmm. Bago sabay-sabay yung mga ligtas pupunta sa langit, at bago naman sabay-sabay yung mga hindi ligtas ipupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Mm-hmm. Dito po, mga kabisat, ano, eh, nasaan ngayon yung mga patay? Mm-hmm. Sa madaling salita, siya ay nandito sa Hades. Yes. Lugar ng mga patay. Kung ibig sabihin ng philosopher, kung mayroong lugar ng mga patay, mayroon ding lugar ng mga buhay. Oo nga eh. Kaya nga doon sa Luke chapter 16, ano? Mm-hmm. Eh, sabi ni Lazaro, anong mayaman. Mayaman kay Lazaro eh. Abay, Amang Abraham, pwede bang papuntahin mo si Lazaro doon sa lupa para nang sa ganun ay bigyan niya ng warning yung aking mga kapatid sapagkat meron pa akong limang kapatid. Oo. O bakit kaya babalaan yung limang kapatid niya? Oo. Eh, kasi alam niya eh. Nasa lugar ng mga buhay. Oo. Na kasama niya, pareho sila ng gawain. Yes. Kasi kapatid niya eh. Alam niya yung ginagawa nun. Oo. So dito, mga kabsat, ano sabi niya eh? Eh, sa pupunta? Pupunta sa lugar ng mga buhay. Mm. So sa madaling salita, kung nasaan si Lazaro at kung nasaan yung mayaman is a different place. Ayun. Doon sa lugar ng mga buhay. Oo. Sapagkat hindi niya uutosan na pupunta doon kung nandoon na siya. Mm. So sa madaling salita, yung mga kamag-anak niyong patay, wala dito sa mundo pa. Oo. Ano po, nandoon sa lugar. Tsaka sabi dyan, Captain Islao, kasama nila si Amang Abraham eh. Oo eh. Eh, ang tagal na ni Amang Abraham. Eh, nasaan si Amang Abraham? Eh, di ba patay na yon? Oo. So, nung pagkakasabi na nandoon siya sa busom ni Abraham, ibig sabihin, nandoon siya sa kinalalagyan ni Abraham na patay na ng maraming taon na ang yan ay kinuwento ng ating Panginoon. Oo. So, may lugar na kinalalagyan yung mga namamatay. Mm-hmm. At nandoon na yung si Amang Abraham. Oo. Na kilala ng mga Hudyo. Siya ang reference point ng ating Panginoon na ginamit niya dyan para malaman ng mga Hudyo na merong pinaglagyan si Abraham na matagal nang patay at yun kasama niya si Lazarus. Oo. Kaya makita natin dito nga ron, doon sa Hades na ito, Sir Archangel, dalawang chamber pala ito, philosopher. Mm-hmm. Ano? At kaya nga tinawag yung una is Bosom of Abraham or ito yung tinatawag natin na paradise. And doon naman sa isa, tinawag natin ito na ito ay lugar ng tinatawag na discomfort. Kasi yung isa... Temporary punishment. Itong lugar na ito kasi, philosopher, this is a place of comfort and a place of discomfort. Oo, kasi sabi niya eh, mainit dito, sabi niya. Oo. Pwede bang pahingi ng tubig? At saka itong mayaman na ito, Sir Archangel, pala utos, eh. hindi pala ito matalino, ito yung mayamang bobo. Pero liwanagin kita, Captain Islao, hindi restroom yan, ha? Ha? Hindi restroom. Sabi mo, place of comfort. Yeah, discomfort. Ayan. Discomfort. Oo, hindi restroom, eh. Sabi mo, comfort room, eh. Discomfort. Kumbaga, ito ay isang lugar na talagang... agpigpigargar ka mo ito na. Nahihirapan. It is a place na kung saan ay pinapahirapan ka pa. Pero hindi pa yan yung hell, ha?
Oo. Mm. At sigurado ako, hindi mo gustong pumunta doon. Oo. Oh. Eh, alam mong, ano, Captain Islao, alam mo hindi hell yan kasi nakakapag-request pa nga yung mayaman. Ay, syempre. Nakakapagsalta pa. Tama. Eh, doon sa definition ni Jesus Christ sa hell, sa Matthew chapter 10, verse 28 ba yun? Oo. Sinasabi niya doon, eh, there is gnashing of teeth na pagka binasa mo pa yung hanggang pababa. Oo. Yun, hindi ka na makapagsalita. Hindi ka na makapagsalita. So, kaiba yan. Walang comfort dyan, sila ay naghihirap dyan, pero... Mm. Sila, they can still communicate. Mm. Makita mo. Pero iba pa yung pupuntahan ng tao pag siya ay sa second coming ng ating Panginoon. Doon ay talagang sobrang paghihirap na dyan. Oo. Kaya nga siguro, philosopher, papatunayan natin na itong hadis talaga ay nakapunta talaga dyan ang ating Panginoong Jesucristo. Ano? Para po sa kapakinabangan ng mga nakikinig po sa amin, na talagang ang ating Panginoong Jesucristo napunta din siya dyan sa hadis na iyan, ano? Oo. At sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Mm. Sa madaling salita, meron siyang katawan, meron siyang espiritu, at meron siyang kaluluwa. At dito po mga kapsat, nung siya ay namatay, saan napunta yung kanyang katawan? Oo. Hindi ba? Tinago? Oo. Nilibing? Nilibing? Mm-hmm. Isan napunta yung kanyang espiritu. Aba. Hindi ba nung namatay si Kristo, eh sabi niya eh, oh, Ama, Father, mm-hmm, receive my spirit. Isan naman napunta yung kanyang kaluluwa. Kapsa. Ayan. Aba, ito na yung nangyari. Ikwento mm-hmm ni Kapitan. At babasahin po natin mga kapsat. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. At tayo po ay dadako sa Acts chapter 2, verse 27 hanggang verse 31. Ayan. Mm-hmm. At basahin natin mga kabsat at mga kapatid, ano, in Acts chapter 2, ano? At ang sabi dito sa Acts chapter 2 verse 27 hanggang verse 31. For you will not abandon my soul to Hades or let your holy one see corruption. You have made known to me the path of life. You will make me full of gladness with your presence. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and he was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore prophet and knowing that God had sworn with an oath to him that he would sit one of his descendants on his throne, he pursued that spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. So, Sir Archangel, sa madaling salita, ang ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang kaluluwa, ay napunta pala sa Hades. Oo. Ang tanong ngayon, Sir Archangel, ano ang ginawa ni Christ sa Hades? Oh, eh kung interno ito, kapsat, doon sa translation ng King James Version, ano po, sapagkat yung tinranslate nila doon sa Luke chapter 16 na ang Hades ay imperno, abay, sa madaling salita, para mong sinabi na si Kristo ay pumunta sa imperno. Ano gagawin niya sa imperno? Eh wala naman siyang kasalanan. At saka, bakit naman nauna siyang pumunta doon kaysa kay Satanas? Satanas? Eh, naka-prepare nga yun para kay Satanas eh. Oo. Wala pang laman yun. Ha? Wala pang laman ang impyerno. Oo, wala pang laman. So sa madaling salita sa Archangel, ano ang ginawa ng ating Panginoon doon sa Hades? Punta muna tayo, Captain Ish, punta muna tayo sa Greek word ng impyerno. Sige. Ang Greek word na ginamit dyan ay Gehenna. Oo. From the Valley of Hinnom. Sa Hinnom yang galing, kaya Gehenna na tinawag dyan. Mm-hmm. At yan din ang pagkagamit ng ating Panginoon sa Matthew chapter 10. Mm-hmm. Diba? Na yung impyerno dyan, yung hell, ang original na Greek niyan ay Gehenna. Yes. Samantalang yung Hades ay yan yung original na Greek word na ginamit. Hado, iba-iba pang conjugations ng word na Hades. Oo. Na pagkakagamit niya sa bagong tipan. Mm-hmm. Diba? So, yun yung tinatawag nilang mistranslation. Kaya nga sa New King James Version, na ito ay bagong edition ng King James, pinalitan na nila, Captain Islam, yung hell, mm-hmm, at pinalitan nila yan ng Hades. Yes. Mm-hmm.
Ito na yung ginamit na translation ng salita na yan sa Greek. So, punta kayo sa inyong Greek, sa Thayer, sa mga interlinear ninyo, makikita nyo po yan. Actually, Captain Islam, meron akong ka-Bible study dito na Amerikano eh. Hindi siya maniwala dyan. So, sabi ko, punta tayo sa Greek. Di ba? Kasi nga, tinignan niya yung mga translations eh. Tignan mo sa Greek kung talagang Hades ang nandiyan dyan. Aba, meron siyang, ano dito, tablet na meron ng interlinear. So, tamang kasi nagbabasa rin ng Bible to. Nung binuksan niya yung mga interlinear na translations niya, Gehenna, tsaka yung Hades, nagulat siya, sabi niya, tama nga yung nakasulat sa Bible. So, naniwala na siya sa Hades. Maganda rin niya, minsan, Captain Islao, pupunta ka sa original na Greek word para makaintindihan mo talaga na kung tama nga ba yung sinasabi natin. Diba? Kasi kung magdidepende ka lang sa translations, lalo na sa King James, eh mga Baptist to eh. Ang mga King James na translation, ang mga Baptist talagang yan ang sandigan nila. Ipagpapatayan nila yung translations na yan. Eh sabi ko, translations lang yan, nagkaka-error din yan. Hindi naman inspired yan. So, go to the original Greek, makikita mo na ang talagang nakasulat dyan ay coming from the original word na Hades, no? Hades. So, maganda nga yung meron tayong resources na mapagpupuntahan natin. So, kayong mga nagda-doubt dyan, mga kabsat, yun din yung aming suggestion sa inyo. Go to the different translations and perhaps if you have a Thayer, di ba, lexicon, ano ba yung mga Greek dyan, punta kayo dyan at makikita nyo yung sinasabi namin sa inyo. Okay, so balik tayo sa question ni Captain Islao. Anong ginawa ng ating Panginoon doon? Eh syempre, yung kaluluwa niya by natural law, doon talaga pupunta. Pero ang ating Panginoon nag-resurrect eh. Nandiyan dyan din sa Acts chapter 2, verse 31. Yes. 'Di ba? At actually, ang nagko-quote dito dyan si Pedro sa kanyang pangangakal ng gospel for the very first time. Verbally, yung gospel pinangaral niya dyan sa Jerusalem. Di ba? At marami nakikinig sa kanya dyan. At tinan mo, ang ginawa ni Pedro, nag-quote siya doon sa isang tao sa Old Testament na kilalang kilala ng bansang Israel. Yes. Sino ba ang nagsulat niyan? Si Haring David. Siya ang nagkwento niyan. At makikita mo yan, Captain Islao, sa Psalms. Tinan natin, ano? Psalms chapter 16 verse 10. Makikita mo dyan yan. Ito yung tinatawag na Messianic Psalms. Ang tinutukoy dito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Keynote yan mismo ni Pedro galing sa Psalms chapter 16 verse 10 na ang ating Panginoon nung pumunta sa Hades, Captain Ray, ay hindi siya nanatili dong patay kung hindi siya ay mabubuhay na magmuli. So, ano kaya ang ginawa ng ating Panginoon doon? Diba? Sa aking pakiwari, based doon sa nabasa natin sa 1 Peter chapter 3 verse 19, yes, na ito ay pinagtatalunan din ng Churches of Christ, mga kabsat, na ang ating Panginoon ay pumunta doon sa spirits in prison, I can connect that, itong particular verse na to dyan. At ang sabi nila, eh, ang ginamit doon ay preach. Yung Greek word ay caruso. Di ba? Eh, ang pinipreach lang naman na alam nila ay yung gospel para sa mga buhay. Generic naman yun eh. Ang aking pagkakaunawa doon, ang pagkakagamit dyan ay generic na preach. Ang gospel ba ay limited lamang para sa mga buhay? Hindi ba meron ding mabuting balita, Captain Islao? Para doon sa mga nando doon sa Hades na matagal nang. Isipin mo si Abraham, ang tagal na nando doon. Di ba? Nakikihintay. As a matter of fact, sa Revelation, makita natin dito na yung mga tao dyan ay Revelation chapter 6, Captain Islao. Verse 9. To 10. Pwede ba pakibasa mo? Ayan, basahin po natin. Revelation chapter 6. Revelation chapter 6 verses 9 to 10. Nag-aantay eh. At sumisigaw. Nag-aantay sa kanyan. Basahin natin mga kapsat. Revelation chapter 6 verse 9 and 10. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls those who have been slain for the word of God and for the witness they have borne. They cried out with a loud voice, O sovereign God, Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood and those who dwell on the earth? Di ba?
that verse suggests, Captain Islao, philosopher, na yung mga tao sa Hades ay hindi sila permanente doon. Mm-hmm. Kasi naghihintay sila ng katarungan. Oh. In other words, they're waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Bakit? Ano bang magaganap doon? When Christ resurrected, bumalik siya sa lupa, at nagkaroon siya ng panibagong katawan, di ba sinabi niya na babalik siya muli? Mm-hmm. Ano bang mangyayari, Captain Isla, pagbalik ng ating Panginoon? Hindi ba bubuksan niya ulit yung Hades at lalabas yung mga patay doon? Di ba yan ang laging sinasabi ng Bible? There is resurrection. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 18, Revelation chapter 1 verse 18. Oh, basahin natin again. Ayan, ito po nakalagay dito mga kapatid, ano? Revelation chapter 1 verse 18 at isulat niyo na po 'yan. And the living one, I died and behold, I am alive forever and I have the keys of death and Hades. Oh, di ba? May susi. Adatol ba? Ano ba ang tanda ng susi? Philosopher, di ba? Kambukas. Mm-hmm. Hindi, ibig sabihin niya, Christ was talking about resurrection. Sabi niya dyan sa mga tao dyan sa Hades, nung pumunta siya, Captain Islao, ay nasa akin ang pagkabuhay na magmuli. At kailan magaganap yan, sabi ni Pablo. Oo. Sa kanyang muling pabalik. Yes. Diba? Kaya nga yung Hades, Captain Islao, temporary lang yan. Mm-hmm. Dahil pagka lumabas na lahat ang mga patay, kasama na si philosopher, di ba? Ay wawasakin din yung Hades na yan. Oo. Kasulat yan sa Revelation chapter 20, verse 13 hanggang 14. Mm-hmm. Basahin mo, Captain Is. Ayan, basahin po natin, mga kapatid. Ito po, dito po sa Revelation chapter 20, verse 13 hanggang verse 15. And the sea give up the dead who were in it. Death and Hades gave up on the dead who were in them, and they were judged, each one of them according what they had done. And sabi dito, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So, meron ding ending, Captain Islao, yung Hades kung wala na siyang silbi. Oo. So, today, philosopher, may silbi pa yan. Kasi pag namatay tayo, katulad ng ating Panginoon, pupunta tayo dyan. Mm-hmm. At maghihintay tayo. Kasama ka doon sa sisigaw na, oh Lord, kailan mo kami paghihiganti? Yes. Diba? Oh Lord, kailan babalik muli para makasama ka na namin muli? Diba? Mm-hmm. So, essentially, yun yung pinapakita ng scriptures na importance ng lugar na yan na Hades dahil there is a waiting period, Captain Islao. Ano yung hinihintay natin? The second coming of our Lord Jesus Christ. At pag bumalik siya, sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 downwards, mga kabsat, ay mabubuhay ang mga patay. Diba? Maski sa John chapter 5 verse 28 and 29, mabubuhay ang mga patay. Mm-hmm. Maski sa 1 Corinthians chapter 15, sinasabi ni Apostol Pablo, anong saysay ng aming pangangaral kung hindi mabubuhay ang mga patay? Kaya nga itong resurrection, Captain Islao, philosopher, napaka-importante ito sa kaalaman ng bawat Kristiyano. Dahil ano ba ito? Pag-asa ito, Captain Islao. Yes. This is our hope. Mm-hmm. Ito ang pag-asa ni Captain Islao na pagbalik ng ating Panginoon, makakalakad na siya. Oo. Ito ang pag-asa ni Brother Manuel na pagbalik ng ating Panginoon, makakakita na siya. Mm-hmm. Ito ang pag-asa ni philosopher, mare-restore na yung buhok niya pagbalik ng ating Panginoon. Diba? Mm-hmm. And everything will be alright. Hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mauuhaw, wala na magkakasakit. We will be given a body na tinatawag niyang glorified body katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So that's essentially, the main feature of Christianity, ano yan? Resurrection. Tayo ay mabubuhay na magmuli. So, anong silbi ng ano ng Hades, Captain Islao? Oh. Eh habang wala ang resurrection, nandiyan yung mga bubuhayin na magmuli. Yes. Dalawang klase yan, di ba, Captain Is? Resurrection uh-huh. unto life mm-hmm. and resurrection unto condemnation. Comment na kayo. Mm. So, yan, philosopher, no, sa tinalakay natin na Hades. Ano? So, napatunayan natin, Brother Aris, na totoo talaga itong Hadis na ito. And remember na yung tinalakay natin about Revelations chapter 20 verse 13 hanggang verse 15,
na talagang wawasakin itong lugar ng Hades na ito. Kasi wala nang kaluluwa dun. At saka, pangalawa, makita din natin dito, dalawa lang naman ang pwede mangyari sa atin eh. Diba? Either mamatay ka o maabutan kang buhay ng ating Panginoon. But our assurance, mga kapatid, yung sabi ni Sir Archangel, yung hope natin, no, nakaangkla dapat doon sa resurrection, doon sa pagbabalik ng ating Panginoon. At itong Hades na ito, philosopher, ay wawasakin ng ating Panginoon. Ayan. So, ito pong Hades na ito, na-proof natin, ito ay totoo. Mm-hmm. It exists, mga kamsat, at ito ang lugar ng mga patay. Oo. Kasi kung ang lugar na ito does not exist, isang pumunta si Kristo. Mm-hmm. Saan siya pumunta? Oo. Diba? Nung namatay si Kristo, saan siya pumunta? Abay, alang nag-wander around. Mm. Diba? Nang multo, kapsat. Mm. At saka pag-ingatan pa natin ito, mga kapatid, ano po, na yung mga tao kasi sinasabi nila, Sir Archangel, na hindi rin totoo itong Hades na to kasi unang-una ay nandito pa yung mga kaluluwa ng ating mga uncle. Nagpapakita pa ganyan. Oh, malapit na naman ang araw ng mga patay. Oh, lalo na, malapit na naman ang araw. Malapit na naman ang burr. At nagpaparamdam na naman si uncle. Ayan, so mga kapatid, hindi po totoo mga yan. Ano? Remember po, marami pong mga alipores ni Satanas na nandito para linlangin po tayo. But assure po mga kapatid, ng Hades po na sinasabi ng ating Panginoon, yan po ay lugar na kung saan, a place of death, mga kapatid, sapagkat nandito rin po tayo sa mundo na ito. Okay? Sir Archangel? Gusto ko lang i-emphasize, philosopher, no, yung importansya din ng katawan. Diba? Kasi sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 26, na kinakailangan panatilihin natin yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, at yung ating katawan. Mm-hmm. Diba? So, dito sa lupa, kasi, Captain Islao, kinakailangan mo ng physical body para ikaw ay ma-inhabit mo to. Mm-hmm. Diba? Hindi ka pwede dito na kaluluwa ka lang. This is not the place for you. Hindi pwedeng kaluluwa lang ang nandito. Kinakailangan para mabuhay ka dito, Captain Islao, ay meron kang espiritu, meron kang katawan, meron kang kaluluwa. Mm-hmm. Doon sa Hades na pinag-uusapan natin, wala na yung espiritu mo doon, wala na yung katawan mo doon. Ano yung nando doon? Nando doon yung mga kaluluwa ng mga tao. Mm-hmm. Diba? Pagdating naman sa langit, ito nga yung question nila. Lagi, pagka may namamatay, ay, pumunta na sa langit ang mahal natin sa buhay, kasama na ni Lord. Oh. Pagdating mo rin sa langit, kinakailangan mo doon, Captain Islao, ng glorified body. Oo, katawang pang langit. Hindi pwedeng pumunta doon ng kaluluwa lang. Ano yung espiritu na bumabalik doon? Yun yung kaalaman, di ba? Sabi natin na spirit is understanding. Mm. Ha? Yeah, yun yung mga na-perceive mo, that you can make a conclusion. Wala na yun, di ba? Mm. Final na yung kaalaman mo na dadalin mo sa Hades. Mm. Pero wala ka nang matututunan pa doon na, di ba, na tuturuan ka ng teacher mo kasi alam mo na lahat doon. Oo, diba, rebuild na lahat. Doon. Diba, yun yung bumalik sa ama. At yun din yung buhay. Sinasabi na, di ba, God breathed, di ba, ano yun eh, pneuma. Oo. Yun din, binalik mo yung buhay dito sa lupa sa ating ama. So, yun yung bumabalik sa ama. Pero yung ikaw, yung kaluluwa mo, yun yung pupunta na tinatawag nating Hades. At intact pa rin doon yung natutunan dito sa lupa. Mm-hmm. Kilala mo, kita mo si Lazaro, kilala siya nung mayaman, di ba? At kilala nila yung si Abraham, di ba? Mm-hmm. Everything that you have learned here ay dadalhin mo doon. Mm-hmm. Kilala mo din kung sino yung sarili mo. Oo. Yung mayaman diyan, kilala niya yung kanyang mga kapatid, di ba? Mm-hmm. Alam niya kung anong pinaggagawa ng mga kapatid niya na kalokohan, kaya gusto niya papuntahin si Lazaro doon. These are the questions na tinatanong ng maraming tao, di ba? Pagbata mo ba sa Hades, ay kilala mo pa, di ba? Meron ka pa rin ulirat doon eh. Yes. Whatever, whatever you've learned dito sa lupa, Captain Islao, dadalin mo doon. Mm-hmm. Di ba? Oh, maiintindihan mo na mali yung ginawa mo, di ba? Pero it's too late. Diba? Yan lang aking madadagdag niyan. So, sa atin po mga nagtatanong, lalo na doon sa mga naniniwala na pag namatay na, ay kasama na ni Lord sa langit, mm-hmm. mga kabsat, ihintayin pa natin yung resurrection dahil hindi po sila makakapunta doon sa kinalalagyan ng ating Panginoon doon na pinangako niya sa atin kung wala tayong resurrected body. Kailangan mo ng body na hindi na mamamatay, hindi na magugutom. Mm-hmm. At ipagkakaloob ng Diyos yan, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, yung resurrection chapter, pagdating ng ating Panginoon. Okay?
So, yan yung aking pwedeng maidagdag dyan. Unless meron pa tayong hindi na tatalakay tungkol sa muling pagkabuhay at saka sa Hades, Captain Islao. Wala na. At natalakay naman natin ng malinaw. Ano? At doon sa nagtanong, ano? maraming salamat. At kung may mga katanungan pa rin po kayo sa amin, gusto nyo pong i-feature po namin sa ating video para mapakinabangan ng marami, abay pwede nyo po kaming kontakin. My number again is 0932-667-5982. At ang number sana po, Cooper? Sana po ay nakatulong itong lesson na to. Oo. Iulitin ko lang po yung argument natin, mahalaga po ito. Hindi po porket sinabing parable ay hindi totoo nangyari. Diba? Ang ibig sabihin kasi ng parable ay earthly story. Ito ay kwento dito sa lupa. Mm. Pero hindi sinabi, hindi totoo yan. Mm. Diba? Pwede rin itong totoo. At dito sa parable, kung kahit sabihin yung parable ito ni Lazaro, hindi natin pwede sabihin dito dahil may pangalan si Lazaro. Mm. Diba? So, sabi niya, certain man ang pangalan ay Lazaro. So, nangyari ito mga kabsat. Ha? Pwede nyo rin po akong makontakt dito sa Amerika. Ang number ko po ay +1. At lagay nyo lang po dyan 615-663-4086. Yan po ang aking number dito. +1-615-663-4086. At i-add nyo po ako sa inyong Viber kung meron po kayong tanong at i-text nyo po sa akin, i-message nyo ako at pag-usapan po natin dito sa ating talakayan sa Let's Challenge the Bible. Hello, Super? Ayan, ang number ko naman po ay 0949-953-8234. Alright. You can also email us sa inyong mga katanungan sa rescuebibleradio@gmail.com. Ayan po, nasa screen ninyo. Sige po, at magtanong na kayo ng magtanong at pag-usapan natin yan. Huwag niyo pong kalimutan ang aming daily broadcast sa mixlr.com/rescuebroadcast. Once again, mga kabsat, tulungan po natin si Brother Edwin Valencia. Bili na po kayo ng ticket, 200 pesos lang po. Andiyan dyan din po yung kanyang account number. Kung gusto niyo pong i-deposito ng direkta sa kanyang account number, ay gawin niyo po yan. As a Christian, para makatulong po tayo sa ating kapatid na si Edwin Valencia. I think I'm done here, Captain Islao. Okay. Ano pang meron? Ayan. So, yan po, mga kabsat, ang ating lesson about Hades. Paalam tayo, philosopher. Bye-bye! Please don't forget to subscribe, mga kabsat, sa Rescue Broadcast Global dito po sa YouTube. Ako naman po si Archangel, signing off, reporting live dito po sa Murfreesboro, Tennessee. Don't forget to smile. God loves you, and so do I. Fires! Bye-bye!